ang Romblomanon, mapapansin mo na sa lahat ng kanilang ginagawa, ayaw nila nung may nasasayang. So kung ano yung nasa paligid nila, yun na rin yung ginagawa nila ng paraan na magamit. Di ba pag sinabi nating Bicol, anong meron doon? Bicol Express. Pero pag sinabi mong San Agustin, ang meron doon, Sarsa. Ang San Agustin Romblon ay kakaiba dahil yung kabuhayan sa dagat at kabuhayan sa bukid at sa gitna ng mga to, sama-samang nararanasan ng mga nakatira doon. Ako po si Sherwin Perlas, 43 years old, professor ng Romblon State University. Masaya dito mamuhay sa San Agustin kasi kahit mahirap lang ang mga tao, masisipag sila maghanap buhay. Ako si Azon Manato, 54 years old, gumagawa ng sarsa sa San Agustin, Romblon. Nakikinabangan namin yung lupa namin hanggang ngayon, lalo sa pagsasarsa. Sa lula ko talaga ako natuto ng pagsarsa. Maliit pa ko. Dahil palagi ako ay sa lula ko eh. Yung asawa ko lang ang nagturo sa akin na magsarsa. Sabi niya, yan na lang ang ibinta natin para mapagkitaan natin. Ngayon, ako ang tutok sa pagsasarsa. Habang si tatay ay nasa bukid, ako naman dito ang naghahanap buhay. Ang sarsa pwedeng ulamin. Pwede siya pang pulutan. Pag binuksan mo siya, kulay pula na siya. Tapos, yung amoy niya ay langhap mo talaga yung ingredients niya na may bawang, may luya, tsaka ulang. Una-una mong malalasahan, syempre yung anghang noong sili na nakalpalagay doon. Tapos papasok na yun yung lasa nung murang buko. Ang main produce talaga ng San Agustin ay yung nyog. Kung ano yung ikinabubuhay ng komunidad, salamin ito kung saan sila nakatira. Makikita mo agad doon sa lugar na merong mga nyog. Kaya nakagawa ngayon ng sarsa. Ang unang ginagawa po, naglilinis ng nyog. Pag hindi ko tinanggal, doon pupunta sa kinukudkud ko yun. Pangit na ang sarsa. Mahalaga po yun sa akin kasi ayaw ko mapintasan yung sarsa ko na niluluto. Iniisip ko talaga na ang sarsa ko mabibili agad kapag gumagawa ako. Pag tumanda na ng kunti ang buko, yun ang sinasarsa namin. Pagkatapos ko maglinis ng nyug, kukudkurin ko na. Pag kukudkod, nakakapagod. Masakit sa likod, masakit sa dito sa baywang. Tapos yung mga paa mo, nakatiko. Kailangan kapag nagsarsa ako, malakas ang katawan ko. Kasi kapag halimbawa mahina ang katawan ko, hindi rin ako makapagtrabaho ng ayos. Bago kaming kasal, pati gabi, ginagawa naming araw. Minsan natutulog lang kami ng ilang oras. Gising na naman, nagkukudkud. Ako ang nagdidikdik, siya ang magbabalot, magluluto. Tapos kinaumagahan naman, magluluto ako ng gulay. Titinda ko rin sa bayan. Sa sobra kong trabaho, nagkasakit ako ng grabe talaga. Nung nagkasakit ako talagang yung ulo ko, pag hinawakan mo, ang sakit talaga. Tapos naglalagas na yan, mga buko. Naisip ko na talaga, parang wala na talaga ako lunas. Nagbabayo tayo para pagsamasamahin yung ingredients. Ang unang binabayo ay yung bawang, luya, at saka sili. Nilalagyan ng asin para madurog. Pag walang asin, tumatalon. Dapat pag nagbayo tayo, pinong-pino. Didikdikin talaga mabuti. Tapos, yung lasahan mo, tikman mo. Matagal talaga ako magbabayo. Kapag hindi mo mabayo ng mabuti, talagang parang sapal ba? Hindi masarap kainin. Ang isusunod ko na ilagay, yung ulang. Yung parts na ginagamit namin sa ulang yung laman at saka yung ulo. Kasi itong ulo, ito ang mas malasa. Pag dinikdik mo, ang katas niya, malasa. Nakatikim na ako nung sa daga, yung binibinta dyan na hipon. Pag binayo mo sa nyug, malagkit yung hipon, pangit ang lasa. Mahalagang ingredients ang ulang kasi siyang nagbibigay ng panlasa sa
nyug. Kung nyug lang, hindi malasa. Ang ulang, kapag nilagyan mo ng nyug, manamis-namis at maalat. Sa sapa, doon kami kumukuha ng ulang na ginagawa naming sarsa. Kung sa araw kasi, wala ang ulang. Kapag kami kumukuha ng ulang, may oras yan, mga 8. Yung ganung oras, naghahanap kasi yan ng pagkain sila, kaya lumalabas. Yung timing na mangiwag kami. Mga isang oras lang dati, marami na kami huli. Pero sa ngayon, hindi na. Malayo nang mararating mo, hindi ka pa makahuli ng mga 1/4. Mahirap na. Kasi karamihan ngayon ay nilalaso na ng mga tao ang sapa. Sa San Agustin, kung mapapansin nyo, konti na lang ngayon yung uyang. Kaya siguro kailangang alagaan talaga sila. Ang sarsa, hindi mo rin matatawag na sarsa na uyang kung wala yung uyang. Pagkatapos magbayo, haonin doon sa lusong, tapos babalutin. Mabango ang sarsa kasi yung gamit namin na pambalot ay dahon ng nyug. Kinukuha ni tatay ang pambalot sa bukid din. Yung usbod ba? Dati nahihirapan ako magbalot kasi hindi ako marunong. Matagal ako natuto magbalot nito kasi hindi ko kabisado agad yung balot niya na asawa ko. Pag halimbawa, pangit yung tupi mo, lalabas yung sarsa tapos walang laman na pag nilaga mo. Halos isang buwan talaga ako bago ako natuto magbalot ng sarsa. Naiinis ako. Siya din galit sa akin. Nagagalit. Tigas-tigas daw ng ulo. Nahirapan siya pagtupi. Kaya kung minsan, dumudula sa kamay niya, nahuhulog yung kwan, yung sarsa nga binalot niya. Una, ganito. Tapos, pangalawang tupi. Tapos, pantatlong tupi. Tapos, pang-apat na tupi. Tapos, lalagyan ng sarsa. Tapos, ikutin ulit. Nang natuto na ako, kayang-kaya ko na mag-isa na akong gagawa ng sarsa. Hanggang sa ngayon, ako na lang ang nagsasarsa mag-isa. Kasi si tatay nasa bukid, nag-aalaga ng mga manok. Yung natuto na siya gumawa ng sarsa, sabi ko, kahit na maggabihan ako, yung kasama ko, gagawa ng sarsa, kayang-kaya naman niya eh. Pagdating ko, may binta na siya. Lalagyan ko ng tubig ang kaldero, tapos lalagain na. Maluluto ito ng mga 30 minutes. Alam ko kapag luto na kung nangamoy na yung bango ng ano ng sarsa. Tapos yung dahon, pag binuksan ko, kulay brown na to. Isang basong tubig lang ang ilalaga ko sa sarsa. Kasi yung sarsa, di ba may katas na yun? Pinagbabalot ko eh yung gata ba? Yung gata niya ay tumutulo. Dinadagdagan ko lang ng tubig na isang baso para magkulo. Kailangan malakas ang apoy kapag nilalaga ang sarsa. Kasi pag di malakas ang apoy, nangingitim yung dahon ng sarsa. Ang isa talagang kilala na gumagawa ng napakasarap na sarsa ay sinang Azon. Kasi kung mapapansin mo, pag kinakain mo yung ibinebenta niya, unang-una parang hindi siya tinipid. Talagang parang ang daming uyang. Kuhang-kuha mo yung linamnam ng uyang, hindi din dry yung buko. Papapansin mong siya ay malasa, may kunting sabaw, malambot, sariwa. At yung pang pinangbalot niya, malinis na malinis. Pakiramdam ko, masaya ako. Tapos parang naisip ko na masarap talaga ako magsarsa. Kasi nauubos agad. Proud na talaga ako sa sarili ko kasi ang dami ko ng mga kakilalang umu-order sa akin na kung saan-saan. Masbati, Maynila. Karamihan Maynila. Nakakarating Amerika, China, Singapore. Ang ginagawa ni ng Azon sa pagpapatuloy ng paggawa ng sarsa, ito yung pagpapatuloy sa kultura. Napakalaki ng kanyang ambag, kung tutuusin. Sa mata namin, siguro, mga taga doon, pagkain lang siya, sarap. Pero pagdating sa mga dayo, pag sinabing San Agustin, pag sinabing Romblon, sarsa, yun ang una-una nilang
titikman. Ang sarsa ay napakahalagang ipagpatuloy ang pagluluto nito. Halimbawa na lang, pwede ka bang tawagin Pilipino kung hindi ka kumakain ng kanin? Di ba hindi? Pag kumain ka, may kanin. Kaming taga Romblon, pag kumain kami, may sarsa. Ganon kahalaga yun.